Ay liter key din ni Marco. Tirkyo. Oh. Yang marka. Ah, liter oh. Gilid oh. Ya pagiyag ginagmayo. Bato nai. Ya. Liter eh. Oh. Tolong lagi yo. Huwag na sa pulse to. Kana siya, ayaw ko na. Baka na ba? Ipiyat ito na raw. Liki eh. Ha? Saan? Ito. Huwag ka na kung na yung mga liter, ari. Liter na, mga liter ki. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na aldaw kadagayo amin. May ad na adlaw gid sa inyo tanan dira sa mga Kailungguhan at sa lahat po ng mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nandito na naman po tayo nung magbabalik at tayo na naman po ay may ipapakita sa inyong mga nakakamanghang Yamashita treasure site. Pinagbabaunan po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Isa na naman pong nakakamanghang video ang naipadala sa atin at siguradong gawa ito ng mga Japanese Imperial Army, Imperial Navy sa kabundukan po ng Pilipinas. Atin po itong babasahin para po sa ating ka-treasure hunter na humihingi po ng kahulugan. At atin po itong bibigyan ng pinakamalapit nitong meaning ayon po sa ating nalalamang kaunti mula po sa Japanese code. So kung mapapansin natin, ito po ay gawa po ng mga Japanese Imperial Army. Gawa po ito ng tao, napakaganda ang pagkaukit ng litrang K. Itong litrang K na ito ay ang ibig sabihin ay there, doon. At tumutukoy ito sa kinaruroonan po ng lokasyon ng pinagbabuunan ng kayamanan ng mga Hapon. Ibig sabihin, doon sa unahan ay may makikita kayong mga markers pa na nagtuturo ng posibleng pinaglagyan kinaruroonan po ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So doon nga sa itaas, sabi niya, doon. Nagtuturo siya dun sa mga bato na yon na may mga makikita pang sign, marker po ng Yamashita treasure. Posibleng yung tubig na yan na punong o nag-iipon ng tubig dyan, parang basin, ay may sikreto dyan. At yung mga bato na yan ay may ibig sabihin, may ipinapahiwatig, may mga kahulugan. Yan po ang bato na yan ay nagsasabing object here. Posibleng may mga diamonds dyan. Object here, under, ibig sabihin dyan sa may tubig na yan, sa ilalim ng tubig, ay posibleng may bato dyan, concrete, na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. At maaring may sikreto sa ilalim po ng tubig na yan na itinuturo noong litrang K. At yung parang putol na yan na aro, parang arrowhead na putol at may layer pa na dito, sabi niya kasi putol, walang tulis, dito sa ilalim ng tubig ay posibleng may ginawa silang construction, concrete. Sinarhan muna nila kasi yan, yung tubig dyan, na divert muna nila yan, at nung natapos na nilang gawin yan ay binalik na naman nila ulit yung tubig dyan at nakagawa na sila ng konkretong pinaglagyan ng kanila pong treasure, no? Posibleng may underwater tunnel dyan na nakasil, sinirhan, nilagyan ng mga bato sa itaas,
natakpan na. Yan po ang ipinapahiwatig nung arrowhead na yun. At titingnan natin sa iba pang mga marker na ating makikita maya-maya sa kanya pong pinapakitang kwan, mga sign dyan po sa mga bato, no? So may mga kasamahan pa yan ng mga sign, at yan po ay nagtuturo ng direksyon ng Yamashita treasure kung nasaan ibinaon. Nandyan lang yan, hindi lalayo dito sa ano na yan, area na yan, yung parang pabilog na basin, parang kawa yung tubig, ay may sinasabing nandyan sa kinaruroonan ng may tubig din ay may sikreto, posibleng may itinatagong kayamanan dyan sa may tubig na yan. At nasa bato yan, tinakpan ng mga bato ayon po doon sa litrang K, na bato talaga ang mga tinutukoy ng litrang K, no? Yung kanya pong pinakakahulugan ay nasa bato. So itong mga ganitong klase ay sign po ito ng mga items, gold bars yan, mga items yan na ibinaon na posibleng nariyan sa kinaroroonan po ng mga markers dyan ay hindi lalayo dyan. At yung sa side na yan na may litrang A ay sign po yan ng Yamashita treasure, ng ibig sabihin ay ginto, gold bars po ang ibig sabihin nito. May ginto na ibinaon. At take note, yellowish gold pa ang bato na yan na nagsasabing positibo sa Yamashita treasure. So may gold bars. At titingnan natin kung saan nakalagay yung gold bars ayon po dyan sa mga markers na nagtuturo ng direksyon, no? So yung pointer niyan ay nasa gilid lang, nasa gilid lang ng ilog. Yan po ang ating ipapakita sa inyo, at maya maya lamang ay ituturo ng ating ka-treasure hunter na nagpadala ng video yung isa pang marker na pointer ng gold bar. So pag gold bar, nasa tubig talaga yan. Kadalasang nasa tubig, bihira lang yung wala sa tubig. Yan, makikita nyo yan. Yan po ay isang uri ng arrowhead, at animal character ito. Posibleng isang uri ng hisda ito, yung igat, yung kasili. Yung makikita nyo yung kasili, tinuturo po yung ilalim na yan. At posibleng may sikreto dyan sa ilalim na isang konkrito na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army, no? Yung sa tubig. Yan po ang itinuturo ng isang napakalaking marker na ulo ng igat, o tinatawag na ulo ng isda, na parang pahaba yan, kasili yan sa Bisaya. Yan po ay sumisiksik sa bato, eh, sa ilalim. Maaring may malaking konkrito dyan na ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Yan pong sign na yan ay nagsasabing dyan under door, pinto, dyan sa ilalim. Ay tinuturo ng napakalaking parang ulo ng igat o kasili na isda. At nandyan yan sa sumisiksik sa mga bato. At may butas dyan, posibleng may butas dyan sa ilalim na natakpan ng bato, at na nasa tubig. Nasa tubig ang treasure. So pag nakabalot kasi ng konkrito, hindi basta-bastang masira ng baha yan. Hindi rin madadala ng baha yan sa sobrang bigat. So nandyan lang ang treasure dyan sa tubig na yan, ay tinuturo ng napakalaking parang isda. Yan po yung gold bar deposit. Pero may iba pang treasure dyan na posibleng na-divide. Kasi yung sign na ganito ay divided treasures. Ibig sabihin na hati. May diamonds, may ginto. Ang tinutukoy ng divided treasures ay posibleng may diamante pa. At ito ay diamonds and jewelries. So may diamonds dyan sa kinaruroonan po ng mga markers na ganyan, na
treasure on water. Yun po ang kanyang sinasabi. Yung tinutukoy ng litrang K na yan ay inside. Ano yung na inside na yan? May itinuturo siya na nasa loob daw. Saan? Si pag sinabing nasa loob, maraming ibig sabihin ng nasa loob. Yan po ay makikita natin maya-maya, no? So, inside, sa loob ng tunnel na nakasarado. Ibig sabihin, may nakasaradong tunnel. Kasi letter K na ganyan ang itsura ay inside at tinuturo niya yung letter T na maliit ay may tunnel na tinakpan dyan na nasa loob yung jewelry box at may kasamang mga gold bars na ilang piraso. Yan po ang tinutukoy dyan, mga ka-treasure hunter. Divided treasures. Laging meron, ano? Parang extingan. Divided yan na hati. On rocks. Ibig sabihin, nasa bato ang close tunnel na tinutukoy ng mga marker na yan. So, yung mga malaking bato dyan na nakalak dyan sa ilalim, sa may tubig, posibleng may butas dyan at naroon yung tinutukoy na jewelry box na may kasamang mga ginto, gold bars, and diamonds. So, yung mga diamonds na uncut, wala tayong nakita, no? Ibig sabihin kasi ng jewelries, diamonds, ay magkasama sa jewelries yung mga diamonds. Posibleng yung mga jewelries ay may mga diamonds na nakapalob. So, litrang tinaganyan ay closed tunnel under the big rock. Sa ilalim ng mga malalaking bato ay may nakasaradong butas na natakpan. Hindi ganong kalaking tunnel. Sapagkat yung pinapakitang sign na yan ay maliit lang, ibig sabihin, hindi kalakihan yung butas na tinakpan. Nasa ilalim lang ng mga malalaking bato at nasa tubig. Maaring din dyan sa ilalim ng tubig ay nandyan yung butas na tinutukoy na tinakpan. So yan po yung hahanapin ng ating ka-treasure hunter, no? Yung butas na tinakpan na tinutukoy ng mga sign na yon. At doon sa ating nabanggit kanina, yung mga litrang K at doon po sa mga sign na nagtuturo ng direction kung saan yung yamashita treasure na nasabi na natin kanina, ay sundan nyo lang yung ating sinabi kanina. At posibleng doon dyan sa may tubig na yan ay nariyan ang butas na tinutukoy na tinakpan ng malalaking bato. So, nasa malalaking bato, tinakpan, nakalak, may butas dyan. At yun ang diskubrihin ng ating ka-treasure hunter na tinuturo ng napakalaking, parang ulo ng kasili, igat, isda na lumalangoy yan sa tubig at pumapasok sa ilalim ng malaking bato. Yan po ang ating hahalughugin. So, hanggang dyan na lamang po, mga ka-treasure hunter. Sana po ay may napulot na naman tayong aral tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At sa lahat po ng gustong magpadala ng inyong mga videos, yung mga nakakuha na, i-share ninyo ang inyong video. Huwag lang kayo magpakita ng inyong mukha. At sa lahat po ng gustong magpadikod, ipadala niyo po ang inyong mga video sa ating messenger. At sisikapin po natin itong mapansin at bibigyan natin ng pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa Japanese code. Sa lahat po ng gustong magdagdag ng inyong comments, paki-comments na lamang po ang inyong karagdagang kaalaman kung ano po ang kahulugan sa inyong pagbabasa dyan po sa ipinadala sa ating Yamashita treasure sign. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po ulit sa inyo pong panunood. Na Mark, tanawa Mark. I'll be John Mark. Oh. Ay. Ano siya, oh? Kurma. Ay, letter key din ni Marco. Letter key, oh. Terkeh.
ang pulso. Di sa tayo, di sa taon na. Oops. Ito rin itong kanma ko. Nasaan ito. Oops. Pulso yung gamay. Oh. Amo sa tanahon. Tanahon mo mga katiets. Katiets! Ito siya mo rin eh, sa gibuan din eh. Napagay sa iyo no. Sa iyo no. Oh. Yang marka. Bro. Babaw na ang urugi ko na. Balb na eh. Puti dito si babaw. Muna sa gibar daon da. Urug na tanil. Berdaun na sa dito ko to. Naigaputi dia oh. Bow. Mulagi blessingan sa una. Bungkag. Itong murag aro. Katingan yung itong aro. Katudlo sa na sa dia spools. Oh. Pagi mga marka andri mga ko mga katis na mga marka din yun ako hindi maklaro kay kuan lang dami di na yung batos tong aki ba? Na bato na lapad lapad kita ko. Lepas jaga aku ba? Oh. Oh, murid mau teli nak. Pulse. Oh. Tatana ta tu sain mak ke tong pasar usa ibu ngak kuan. Katet, aku kuan. Alik tadi tu. Lita. Pulse yung gamay. Hindi, nung muna akong ipasa sa iyo. Nag-ipasa. Oo, naragsain. Saan yung arnila ha? Dito mo. Saan na ano ko na yung parang mga maklaro? Lain ko eh. Kanao? Yung klaro, close down. Kaya lang, yung mga... Ay. Then yung kilid, anak. Tawa. Naagya po yung litter. Yung litter, oh. Yung kilid, oh. Kaya pag-iagag ginagmayo. Bato, naay. So, siya. Yung litter, eh. I-aro. Nag-inga-aro. Oh. Eh, ginga ako yun. Asa-asa ang marka rin o. Dayon sa diagikan. Sa iyang kuan, kini pa rin niya ba ito? Muna pulse. O, itong pulse yung gamay. Kuan, sa nagkuan rin nila? Sagbot ba ibubo? Wapo, hindi mo nga sa ino. Yung kurang ligid sa kwan. Ayun na yun sa yung murag buto-buto. Buto-buto. Yun. Buto-buto. Ay, murag ka na. Ang nas tubig day. Oh, nas tunga. Ini tadi yang ditambahkan untuk anak. Tor tong nai aro ana sikit boleh ginapsan. Karena dia nak pergi berdown dan kawan. Dari berdown nai aro itu aja ulah nak kita. Yang matau ke tanah. Ini. Ah, kalau dia di sekitar onil wah.
Tulang lagi yo. Huwag ka na sa pulso. Kana siya. Ayan ko. May kanaw. Baka na ba? Ipiyat ito na raw. Liki eh. Be. Tanahan tayong dakok ka ba to? Eh, sakasan rin. Ay, okay. Tanahan ka ba to? Mura ni siya kuan. Bigit sa tain okay ni mga dahong kot ha so baka kada ngomong ni mga litir ani tawa ring mga litir ani na ibabaw ibe litir ang mga liter ki sabro gusto nyo mga litira ha liter ki ne ayun na sa ito sa likod o ang liter ayun na tuyok niya ayun na yun kumandiya